Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga, "Kayo man ba'y wala rin pang unawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi? Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. At ang nakikinig dapat marunong umunawa. Inuunawa. O pwedeng lahat naman tayo may pandinig, hindi tayo bingi, hindi tayo PWD, pero nagkakaproblema sa pag-unawa. Parang dito na lang, okay na, tapos na tayo. At minsan kahit anong haba o kahit anong ikli ng paliwanag ni Jesus, sadyang mas pinipili nating huwag unawain ang ating naririnig. Wala lang, kahit umupo ka dyan maghapon, ayaw mong gamitin yung pangunawa, wala lang, nagpapakyut ka lang dyan sa upuan na yan. Nito mga kanakalipas na araw, di ba, no? Ang daming bawal na sinasabi ng mga pariseyo, puro paninita, bawal kumain ng hindi naguhugas, bawal kainin itong mga ito. Sa kwento sa unang pagbasa, sa aklat ng Genesis, ibinili naman sa tao lahat pwede mong kainin. Diba? Nang likain ng Diyos, ito yung ikalawang bahagi po. No? Pag binasa ninyo yung chapter 1 at yung chapter 2, magkaibang pamamaraan ng pagkikwento kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay hanggang sa likain niya ang tao na siya namang pinigyan ng pamamahala o ng otoridad para sa lahat ng kanyang mga nilikha. Pero ang sabi, lahat po pwede ninyong kainin maliban lamang sa isang bunga o doon sa puno, no, ng kaalaman, nagbibigay ng kaalaman. Yun lang yung bilin ng Diyos.
Sa mga susunod na araw, matutunghayan natin yung pagsuway sa utos na ito. So lahat ng bagay, ito pala, kung totoo ito, pwede nyo palang kainin ito, no? Lahat po pwedeng kainin, walang bawal. Kahit high blood ka, pwede kang kumain ng baboy. Ano pa ba? Ng munggo. Pwede lahat. Hindi pinagbawal ng Diyos maliban lang doon sa isang puno na yon. Hindi natin alam kung maintindihan pa natin sa mga susunod kung pwede kasi sanang hindi na lang naglagay ng puno doon, no? Pero yun ang misteryo, no, ng pagkalikha ng Diyos na kailangan natin pagdasalan para maintindihan natin. O ngayon, sabi ni Jesus, lahat pwedeng kainin. At hindi yon ang nagdudulot ng pagkakasala ng tao, kundi yung lumalabas mula sa kanya. Ngayon, ano ang nilalaman ng ating puso? Yun ang nagdudulot ng pagkakasala kasi yun ang lumalabas. Yun, sabi nga, no, sa puso nanggagaling ang isipang mag-udyok na makiapid, mangalunya o magnakaw, pumatay, mag-imbot, pagdaraya, kahalayan, pagkaingit. Wala ba tayo nito? Kung wala ka nito, edi ang perfect mo na. Pero yun yung gusto ipaunawa sa atin, no, na kailangan nating suriin mabuti. No? Kasi ang daming bawal sa labas. Hindi natin nakikita yung kalooban natin. Ang tutuusin naman po, no, hindi sa bawal yung pagkain na ipinagbabawal sa iyo. Pwede mong kainin talaga. No? Pero anong nagdudulot ng pagkakasal? Yung katigasan ng ulo mo. Diba? Doon tayo napapahamak sa katigasan ng ulo mo. May asawa ka na, pero tingin ka pa ng tingin sa iba. Nagnanasa ka pa sa iba. May asawa ka na, pero text ka pa ng text sa iba. Matanda ka na, pero naiinggit ka pa sa kabataan. Ito lang sana, no? Sabi ni Kristo ulit, ang may pandinig, makinig. Intindihin mo ito ng mabuti, unawain natin ito ng mabuti. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, intindihin mong mabuti, ha? Wala lang. Pero nasa sa iyo pa rin naman, no? Kung ano ang, alam mo na, no? Alam na natin kung ano ang nakakapagparumi sa atin. So, desisyon natin kung mananatili tayo sa ganyang pamumuhay. Sa ganyang damdamin. No? Sa ganyang nararamdaman natin na magkakasala o magdudulot ng karumihan sa atin. Amen. Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban